makikita namin, Panginoon, sa umagang ito, O Lord God. Patuloy mong i-reveal yung sarili mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Open up our hearts, O Lord God. Open our eyes, O Lord God, na makita ka namin, Panginoon. Maranasan ka namin, Panginoon, sa umagang ito, O Lord God. Kapatuloy mong ibuhos yung presensya mo, Panginoon. Patuloy mong punuin ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito, O Lord God. Maraming salamat, O Panginoon, at patuloy ka namin sasambahin, Panginoon, sa umagang ito, O Lord God. In Jesus' name we pray, amen. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Let's welcome the Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Sige po, i-welcome natin ang Holy Spirit. I welcome you, Holy Spirit, in my heart, in my life, in this place. Lord God, kung saan ka man naroon, i-welcome mo ang banal na Espiritu sa buhay mo. Presence, Lord.
glory of your goodness has become. Come on, church. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your breath. Let us experience the glory of your goodness. Come on. Let us become more aware of your breath. Let us Lord, I'm a church. If you're more aware of your presence, let us experience. Come on, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory. Holy Spirit, you are well. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Church, to be overcome by your, for the last time, Holy Spirit, oh, you are welcome here. Come blood is blazing, feel the atmosphere, your glory, God is what I Spirit, continue to reign in our hearts, O Lord God. Patuloy kang maghari, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy kang maghari, Panginoon, sa lugaring ito, O Lord God. Patuloy mong ihayag, Panginoon, yung mga kapahayagan mo, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, open our hearts, Lord. Open our eyes, O Lord God, na maranasan ka namin ngayon. Umagang ito, O Lord God, we expect, Panginoon, na meron mong gagawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Lord God. We declare, O Lord God, na babaguhin mo ang puso ng bawat isa, O Lord God. This 2021, O Lord God, may mga bagay ka, Panginoon, na bibigay sa amin, Panginoon. May mga instruction ka na bibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, na marinig namin yung tinig mo, Panginoon, sa umagang ito, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw yung umahayag, Panginoon, sa kabuuan ng gawain nito, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
And Happy New Year po sa ating lahat. Happy New Year. Parang di naman kayong masaya na 2021 na. Ayan, isang masaya na pagbati po sa bawat isa, pati sa mga nasa bahay. Comment nyo nga po, Happy New Year! Ayan, Happy New Year sa ating lahat. Sige nga po, pati nyo katabi nyo kahit nakamask kayo, maririnig niya yan. Happy New Year sa bawat isa. Happy New Year. Ayan, sa mga nandito, batiin natin yung mga nandito sa kabila. Ngayon lang tayo nagkita-kita ulit. Kamusta po ang inyong 2020? Ayan. So, wag na nating balikan, ano? Pass is pass na. Masaya akong makita yung mga bago. Ayan, palakpakan nga po natin ang bawat isa. Ngayon ko lang ulit nakita sa church. Ayan, sa ating physical church. At syempre sa ating mga bahay, welcome po sa bawat isa. Sa Rock of Ages, sa Rival to Mission Church. Ayan, sila Ate Delma, hello. Ngayon ko lang po kayo nakita. Last week po kasi wala po ako, masama po ang aking pakiramdam. So ngayon po, bago tayo dumako sa ating mensahe, ngayon po ay corporate prayer and fasting. Sabay-sabay, corporate prayer and fasting. Ayan, napakahalaga po na mag-prayer and fasting tayo kasi gusto natin, sino sa inyo ang gusto na yung kalooban ng Panginoon, kalooban ng Diyos ang mangyari sa Kanya sa buong taong ito? Magsabi na Amen! Amen! At kapag nag-fasting tayo, pinapakita natin yung pag-rely natin o ano yung pag-rely? Ano yan? Pagdepende, tama, ayan. Pagdepende natin sa kapangyarihan ng Diyos, sa kalooban niya. Hindi po ako yung magbibigay ng mensahe ngayon. Pero po tayong guest speaker para magbigay sa atin ng ating mensahe para sa first Sunday of this month. Pero inaanyayahan ko ang bawat isa na makitugon talaga tayo, makinig tayong mabuti sa mensahe ng Panginoon at during prayer and fasting natin, mag-worship tayo, mag-pray talaga tayo, makinig tayo, hintayin natin yung tinig ng Panginoon. Kasi ito yung the best, eh. pag nagbigay sa'yo ng word si Lord, alam mo na buong taon mo, papangahawakan mo yun, kahit anong pagdaanan mo, hindi mo yun bibitawan. Kaya maging focus tayo, maging sensitive tayo. So, in-introduce ko ang ating speaker para sa araw na to. Siya po ay isa sa napakasipag, grabe, na primary leader, ministry head, and soon to be pastora. Naks! Ayan, walang iba kundi si Sister Michelle Tolentino. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ayan, wala nga palang pulpit. Ayan, so good morning po sa bawat isa sa atin. Good morning din po sa lahat na nasa bahay. And Happy New Year, guys! Sino po dito meron pang handa mula nung New Year nasa rep? Wala na. Napanis na po ba? Naipamigay na po ba? Ah, wala atang naihanda. Yan. So, Happy New Year po. So, ako po ay, kung hawakan yung kamay ko, nanlalamig po ako. Bakit kasi ako? Sabi ko kay Pastora nung natanggap ko yung message. Pastora! Nag-ano ako sa kanya ng crying face. Pwede bang iba na lang? Pero syempre, hindi po tayo makakatanggi pag si Lord po ang nagsabi. Amen po ba? So, sa panibagong taon ng ating taon, ng bagong New Year ngayon sa ating buhay, tayo po ay blessed to have this prayer and fasting. Nakakatuwa po na meron tayong prayer and fasting at tayo ay mananalangin for the whole year, for our life. Diba, grabe yung nangyari ng 2020 and today, gustong ipakita sa iyo ng Panginoon ang power ng prayer and fasting sa buhay mo. Amen po ba? So, pwede po bang paki-flash ng ating PowerPoint? Ayan. Ta-dan! Pero papakita sa inyo mga pictures. Ay, ba't hindi animation? May animation yan. Anyway, so ano pong mapapasin niyo sa mga nasa pictures? Yung una muna. Yung, ha? Nag-iingay. Ano pa? Tao ba to? Bagay? Hindi po yung tasa. One tasa lang. Yung pangalawang picture, ano po yung pangalawang picture? iPhone 5. Follow up. Ano pong naiisip niya pag nakikita niyo yun? Ay, iPhone 4 daw po. O, next picture, pangatlong picture. Mr. Tan, ano pong gina... Ay! Uy! 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 Uy, uy! So, yan, nakikita niyo dyan. Ano yung mas pagkakamukha ng tatlong picture na yan?
Busy? Ano pa? Nakikipag-usap? Ano pa? May ka-callmate? Sana all. Ayan, kasi yung tatlong picture yun na pag-signify sa kanila ay pagtawag. Kumakita, megaphone kasi ito. Dito tasa. Ayan, so yan, tumatawag sila, nag-a-announce sa call. Diba tumatawag tayo, yung picture sa pangatlo, tumatawag din siya. So meron tayo, yung topic kasi natin ay tungkol dyan. Next picture nga po, sige, pwede na pong ipakita. Ayan, saan ka unang tumatawag? Una ba ay sa kaibigan, sa pamilya, kay someone? Si someone kasi, nisip ko, paano ma-explain yung someone? Yung someone, hindi siya family, hindi rin siyang friend. Special someone siya. May gets nyo? So yun, next is kay Lord ba? Kay God ba? Tumatawag ba tayo una kay Lord? So tungkol po kasi dyan yung topic natin. So sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Welcome natin yung presence ng Lord ulit. Sige po, tayo yumuko. Hallelujah, Father God. We praise you, Lord, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, na meron kaming prayer and fasting, corporate prayer and fasting, Lord God. And we pray na sa mensahe mo, Panginoon, patuloy na ma-reveal ang iyong kapangyarihan sa amin, ang gift, Panginoon, ng prayer and fasting sa buhay namin. And I pray na patuloy ko po na maranasan ng bawat isa. Patuloy po magkaroon ng breakthrough sa oras na ito, Panginoon, at patuloy na maranasan ng presensya mo. At ang iyong banal na espiritu, Panginoon, ini-welcome namin sa buong lugarin ito, maging sa mga nanunod, sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Patuloy ka nilang makikita, mahahayag sa oras na ito, Lord God. Ang presensya mo ay laging naroon, saan man kami naroon, Panginoon, kaya patuloy na maranasan ka ng bawat sa umagang ito, Lord God. Salamat po, Lord God. Ako po'y gamitin mo lamang bilang daluyan ng iyong mensahe, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic po kasi natin ay tungkol sa dadan. Ayan. Ang topic po kasi natin ay tungkol sa call to me, dial, prayer, and fasting. Ayan. Minsan kasi tumatawag tayo kay Lord, prayer lang, pero walang fasting. Madalas pala, mas madalas yon. At nakakalimutan natin na meron din palang fasting na binigay sa atin si Lord. At alam nyo, basta mamaya ako na na-explain. Ayan, so sa ating pong key verse ay nasa Jeremiah 33, verse 3. Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. We call to God. Ayan, hindi na makasama yun. We call to God. Call to God. Sa oras na to, kaya tayo nagpe-pray and fasting dahil tumatawag tayo kay Lord. Sino dito naka-pray and fasting kasi may mga prayers ka na gustong tugunin ni Lord? May mga, ako nilista ko lahat ng prayer ko this prayer and fasting na gusto ko talaga magkaroon ng tugon si Lord sa mga panalangin na yon. And alam niyo po, bakit ba tayo tumatawag sa isang tao o kay Lord? Meron akong apat na bagay na dahilan ko bakit tayo tumatawag kay Lord. And number one is, we call to God because we need help. Lalo na ngayon, ang dami nangyari ng 2020. Parang, Lord, anong mangyayari ngayong 2021? Anong next sa buhay ko? Anong next sa bansang Pilipinas? Anong next sa mundo? Ngayon may bagong variant na naman ng COVID-19. Ginugulo na naman ng kaawa yung isip natin. Tama po ba? Ay sabi diyan, sabi ni sa ating verse kay Esther, syempre di mawala si Esther pag pray and fasting. Ayan, sabi diyan chapter 4 verse 16, go and get all the Jew in Susa together, hold a fast and pray for me. Don't eat or drink anything for 3 days and night, my servant women and I will be doing the same after that. I will go to the king even though it's against the law. If I must die for doing it, I will die. Alam nyo, na-realize ko lang habang nire-review ko yung story nito. Si Esther, kung di ako nagkakamali, siya ang bagong pili na asawa ni King Xerxes that time. Na-realize ko lang, noong time na yun, for sure, favorite siya ng king. Kasi syempre, gandang ganya sa kanya yung hari eh. Diba? Kaya nga siya piniling maging asawa ng hari. Pero na-realize ko lang sa story ang ito, pwede namang kumilos si Esther ng sarili niyang paraan. Pwede naman niya gamitin ang kanyang kagandahan. Nagigets niyo po? Pero nagpatawag siya ng praying and fasting para tulungan sila ng Diyos. Pwede naman siyang kumilos na asawa naman ako ng hari eh.
for sure pagbibigyan niya ako. 'Di ba? Pero hindi siya kumilos on her own lang. Hindi siya kumilos dahil lang alam niyang malakas siya sa hari. Pero kumilos siya dahil mas kailangan niya yung lakas na nagagaling kay Lord. Amen. We need help from God. At kung yung tulong na hinahanap mo ay parang imposible kay Lord, wala namang imposible eh. Amen. Ito po kasi istorya na to, yung buong bayan ng mga Hudyo gusto ipapatay ni Haman. Si Haman ay isang pinakamatas na ministro that time sa under sa paghahari ni Haring Xerxes. So gusto niya kasi papatay yung buong lahi ni Reyna Esther. Pero nung time na yon, humingi si Mordecai ata yung name ng tsuhin niya na tulungan sila. Pero si Esther, hindi lang siya gumawa na, sige, lalapit ako sa hari. Pero sabi niya dun kay Mordecai, ah hindi, mag-pray and fasting kayo, tapos kakausapin ko yung hari. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. Kasi nung time na yan, bawal makipag-usap sa hari ng directly. Ganun nung time na yon. Kaya na-realize ko lang, ganun pala dapat talaga. Na in prayer and fasting, we are so dependent to the Lord. Sa panalangin, kasi minsan, pag nag-pray tayo, may sumasagi pa eh. Nagugulo pa, nadidistract pa, pero in prayer and fasting, wala eh, patay yung flesh mo eh. May gets nyo? And sabi pa dito, seek for God's help. Isik mo yung tulong ni Lord. Huwag mo lang isik yung tulong ng 5-6. Tama po ba? Huwag nyo lang isik yung tulong ng ni kumpare. Kung meron, dapat una nating tawagan si Lord yun. Kasi for sure, kapag lumapit ka sa Diyos, kapag nag-pray ka kay Lord, samahan mo pa ng fasting, ewan ko na lang kung hindi ka tugunin ni Lord. Kasi when you fast, sinasabi mo kay Lord, iiwan ko tong mga bagay na to, yung tong mga desire na ito, gusto ko yung desire mo yung maging sa akin. Amen? And pangalawa, we need guidance. Nagpe-pray and fasting, sino dito this 2021, Lord, gusto ko na ng bago. Gusto ko na ng saan ba ako mag-work, saan ba ako, ano ba gagawin ko sa buhay ko, ano bang kailangan kong gawin. Sino nagsisik ng guidance, ng direction kay Lord? Ang sabi dyan, Psalms 37:23, the Lord makes firm the step of the one who delight in Him. Though he may stumble, he may not fall, for the Lord upholds him with His hand. So yung isang taong dependent kay Lord, in prayer and fasting, merong guidance na binibigay si Lord. Alam niyo po, nung kahapon, nagre-review ako ng message na to. Ano, nakita ko yung notebook ko nung unang-unang notebook ko ng January 2020. Nandun pala yung mga forms ko. Nandun yung life mission goals, yung PDP, DPD? IDDP, sorry. So yun, nakita ko dati, binasa ko yung life mission goal. Isa nga pala sa goal na binigay sa akin ni Lord ay yung mag-aral ako. And praise God, 2020 nangyari yun. Alam niyo kung bakit? Hindi yun nangyari kasi lang ginusto ko. Nangyari po yun kasi pinag-pray and fasting ko po yun. 5 days po ako nag-pray and fasting nun. No, grabe, kaya pala, na-realize ko lang na kaya pala ako nakapagtagumpay ng 2020 kasi dumipende ako una pa lang kay Lord. Ganyan po yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay nyo. Hindi lang po sa akin, kahit sa'yo pwedeng gawin yun ni Lord. I-claim it! Sa angkinin mo, akin yun, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Diba? Amen. Mag-amen ka. When you say amen, yes, Lord, akin yun. Sa mga nanonood din, mag-amen ka kung gusto mo yun. Kung ayaw mo, gustuin mo pa din. Okay? On next, sabi pa dito, mayroon sinulat pala ako, ang taong dependent sa guidance ni Lord, hindi maliligaw. Diba? Hindi pa ganun-ganun. Dito ba? Sa kanya ba? O dito ba? Diba? Hindi ka naliligaw. Ang taong dependent kay Lord, hindi naguguluhan. Sino naguguluhan sa buhay? Ang taong dependent kay Lord, hindi kailanman maghihirap. Hindi mahihirapan. Kasi na-receive mo yung guidance ng Panginoon sa'yo.
Amen. And sabi pa dito sa second verse natin, Proverbs 3, 5, verse 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him. He will make your path right. Sa ibang salin, straight. Amen! Trust in the Lord. Sabi dito, submit to God. Prayer and fasting teach us to submit to the Lord. Sino dito na nagpipray ka today dahil gusto mo mag-submit kay Lord? Lord, suko na ako. Ginawa ko na lahat ng 2020. Wala namang nangyari. Ayoko na. This 2021, gusto ko may mangyari. Amen? And sabi pa dito, trust. In prayer and fasting, tinuturuan din tayo magtiwala kay Lord. Alam niyo yung tiwala na kahit hindi mo nakikita, sabi nga yung faith, kahit hindi mo nakikita na iniwala ka. Ganun yung tiwala kay Lord. Meron tayong 365 days, nasa third day pa lang tayo ng taon. Pero ngayon pa lang, Lord, I trust you sa susunod sa mga 362 days. Ikaw ang bahala, Lord. Ikaw ang bahala sa business ko. Ikaw ang bahala sa pag-aaral ko. Ikaw ang bahala sa pamilya ko. Ikaw ang bahala sa finances ko. Ikaw ang bahala sa exam namin, Lord. Woo! Praise God! Midterm. Ayan, ito sabi dito, kapag ka na, in prayer and fasting, buong-buo kasi yung tiwala mo kay Lord eh. Amen? Buong-buo ka na natitiwala kay Lord. Lord, kaya ako nag-pray and fasting ngayong araw na to kasi nagtitiwala ako na kaya mong ayusin to, na kaya mo akong bigyan ng bagong direction sa buhay ko. Amen? Para din to sa mga taong nagsisik ng guidance kay Lord kasi ayaw nang maligaw ng landas. Ayaw ko na sa sino dito ayaw mo na sa magulong buhay. Ayaw mo na sa mga sa patay na buhay. Para kang zombie, buhay ka pero patay ka. Bakit? Kasi walang purpose yung buhay mo. Masaya ka sa barkada, masaya ka sa maraming bagay sa mundo, pero patay ka pa din. Kasi wala yung purpose ni Lord sa'yo. Wala kasi yung guidance ni Lord. Hindi kasi clear yung dadaanan mo. Para kang ano eh, para kang gustong pumunta ng Tagaytay pero hindi mo alam paano ka pupunta ng Tagaytay. Gustong-gusto mo na makita yung kagandahan ng Tagaytay eh. Ba't ba Tagaytay naisip ko? Gustong-gusto mo na makita yung kagandahan ng Tagaytay kaso hindi ka makapunta dun. Ganun yung taong walang direction. Maganda nga yung nakikita mo, kaso hindi mo naman kasi malakarang, kasi hindi mo alam saan ka pupunta. Tama po. Seryoso naman ang bawat isa sa atin. Ayan, sabi dito, seek the Lord's guidance through prayer and fasting. Naniniwala po ako, merong ibibigay sa iyo si Lord sa mga nagsiseek ng guidance, ng direction kay Lord. Merong ibibigay sa iyo si Lord. Claim it, may ibibigay sa iyo si Lord. And number three, tumatawag tayo kay Lord because we need, ito yung pinaka, we need change. Pagbabago. Grabe yung bansang Pilipinas. 2020, na-exposed yung corruption, na-exposed yung sa ano ng mga police. Grabe, yung nangyayari sa mundo. Sabi dito, Isaiah 43 verse 18 to 19, remember not the former thing, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new things. Now is spring forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and the river in the desert. Sinasabi sa'yo ng Panginoon, sa kawalan, pwede siyang magbigay ng something. From nothing, kaya niyang gumawa ng something. Amen? Sabi nila, magkakaroon ng ilog sa desierto. Kung wala kang pera sa bulsa mo, magkakapera ka. Yan, dyan tayo. Dyan malakas yung amen eh. Kung hindi ka malusog, magiging malusog ka. Kung meron kang sakit ngayon, magiging magaling ka. Amen. Claim it. Sa'yo yun. Para sa'yo yun. Sinasabi ng Panginoon, sa'yo yun, anak. And sabi pa dito, eto may sinulat ako, pagbabago. Bakit kaya every year ang mga tao gustong may magbago? Narealize ko lang. Bakit kaya every new year, merong new year resolution, merong goal?
consistent devotion, consistent cell group, atad na po ako ng mga gawain, consistent, every year nandun yung goal. Pero alam nyo, sabi pa dito, sa prayer and fasting may magbabago. Merong kayang magbago sa buhay mo. Sabi dito, sino dito yung ayaw mo na maging dry na Kristiyano? Wala kang ma-receive, Lord. Di ko marinig yung boses mo. Lord, hindi kita makatagpo. Lord, wala akong vision. Lord, saan ako pupunta? Ayaw mo na mag-isang dry na Kristiyano. Ayaw mo na ng magulong pamilya. Sino dito, 2020 mo, struggle ka kasi yung family mo ang gulo. Ang gulo ng family ko, Lord. And today in prayer and fasting, aayusin niya ni Lord. Ayaw mo na nang matapos yung taon nang walang mangyayari sa buhay mo. Siguro lahat naman tayo gusto natin yun. Ayaw natin nang matapos ang 2021 nang walang bago sa buhay natin. And sabi ng Panginoon, He will make new things in your life. God can make new things in your life. Proven ko yan sa buhay ko noong 2020. Talagang noong 2020, na-amaze talaga ako sa maraming nangyari, hindi lahat maganda, pero mas tinitingnan ko kasi yung mga magagandang binibigay ni Lord. We need change. Gustuhin mong magbago. Gustuhin mong maging on fire na Kristiyano. Gustuhin mong maging balasik. Lagi kasing naririnig ko, di ko kaya yan. Pwede ba? Pwede ba akong maging balasik? Gustuhin mo. And sa prayer and fasting, tuturuan ka ni Lord. Naniniwala ako pagka isang taong dependent kay Lord, hindi mo nakikita yung mga bagay na kahinaan mo, nakikita mo lang yung kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Amen. And number four, sabi pa dyan, we call to God because ito yung pinaka, we need Him. Bakit kaya yung tao kapag may problema, si Lord ang huling takbuhan? Kasi at the end of the day, at the end of your life, alam mong si Lord lang ang kailangan mo. Amen? Sometimes kahit nandyan yung mga kaibigan mo, nandyan yung family mo, nandyan si someone, iba pa rin pag nandyan si Lord. Mas iba yun. Ang sabi dyan, Isaiah 43:1 verse 2, Jacob, he who formed you, Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have sung by my you by my name. You are mine. Sinasabi sa'yo ni Lord, you are mine. Sa akin ka. Hindi ka sa sanlibutan, sa akin ka. And sabi dyan, when you pass through the water, I will be with you. And when you pass through, mali yung sulat ko. When you pass, nasaan ba ako? Sorry. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. Amen. Kapag dumaan ka sa pagsubok, hindi ka mapapagbagsak ng pagsubok. Dadaanan mo lang. Kasi nasa iyo si Lord. Ang sabi pa dito, in prayer and fasting, nakikita mo kung ano yung kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Nakikita mo na, Lord, oo nga, ikaw lang pala yung kailangan ko. Amen. Napaka-clear na ipapakita sa iyo ng Diyos, eto na yung mga kaya kong gawin sa buhay mo. Ganito kita sasamahan, ganito kita pagtatagumpayin, ganito kita tutulungan sa mga pinagdadaanan mo. Kasi pag nasa prayer and fasting po tayo, dinidesire natin na samahan tayo ng Diyos. Katulad ni Reina Esther. Amen. Yung apat na yan, we need help, we need guidance, we need change, we need God. Yan yung mga reason kung bakit sometimes nagpe-pray and fasting tayo. Pero alam niya, meron sa akin binigay na code si Lord. Sabi dito, sayang wala kasi animation. Sabi dyan, it's fine to have a break, but breakthrough is better. Sa prayer, naka-break ka. Nawala yung worries mo, nawawala yung mga bagay na inaalala mo sa buhay, nagkakaroon ka ng peace. Pero na-realize ko, in prayer and fasting, you have breakthrough. Kasi sa prayer and fasting, sabi dyan, in prayer and fasting, God will not give you break, but He will give you breakthrough.
Parang ayaw nyo. Sino gusto ng breakthrough this 2021? Amen. Sigaw mo, amen, Lord. Amen. Kahit ako, I claim it. Alam nyo kung bakit? Bakit tayo natalo ng 2020? Kasi sometimes naka-break lang tayo. Pahinga lang sa kasalanan, pahinga lang sa makamundong bagay, pahinga lang sa desire ng flesh. Pero yun, ang kailangan kasi natin, breakthrough. Alam niyo yung breakthrough, kahit na doon yung kasalanan, lagpas ka na kasi doon. Tapos ka na kasi doon. Kapatid, tapos ka na doon. Gusto ni Lord, matapos ka na dyan sa nagpapahirap sa'yo. Gusto ni Lord, matapos ka na dyan sa mga bagay na nagpapabalik sa'yo sa kasalanan. Amen. Breakthrough is for you. Because God is with you. Amen. Gusto niyo yan? Amen. Sige, palapakan natin si Lord. Yan lang yung mga kagawin na payo sa buhay natin. At alam nyo, sabi dito sa Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ito yung kalaban natin, si flesh. Ito kasi, yung emotion ko kasi, yung desire ko kasi, yung mga gusto ko kasi. Tama? Kaya ako nadaig kasi ito kasi. Ako kasi. Huwag na po natin sisihin ng ibang tao. Tayo po kasi. Amen? Sabi dito, sa prayer and fasting, patay ang desire ng flesh mo. Ito yung pinakagusto ko sa prayer and fasting. Pag naka-fasting ka kasi, wala yung desire ng flesh mo. Nadadaig yung desire ng flesh mo. Wala yung kasalanan. Wala yung Facebook, yung YouTube, etc. na dahilan kung bakit wala kang oras sa Diyos. Kasi kapag naka-prayer and fasting ka, nilalaan mo yung sarili mo sa pananalangin. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ganun po ang prayer and fasting ha. Hindi lang po basta nag-skip tayo ng pagkain. Hindi lang po basta hindi na tayo nanonood ng YouTube o hindi tayo nag-Facebook. Pero pinapalitan kasi natin yung mga bagay ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Ayan, sabi dito sa prayer and fasting, yun pala yung sinabi ko kanina. Sabi dito, patay yung desire ng flesh mo because you escape from all the distraction from the world. And you can only see the great and hidden things that God has prepared for you. Patay yung desire ng flesh mo, kaya clear na nakikita mo yung mga bagay na kayang ibigay sa'yo ni Lord. Sometimes, kaya hindi mo makita yung plano ni Lord sa'yo, kasi nga yung desire ni flesh. Nandyan kasi yung mga gusto mo. Sometimes, hindi naman gusto ni Lord. Amen. Sabi dito, escape from all your desires and let God to put the desires in you. Sino dito gusto mo ng 2021 yung desire naman ni Lord para sa'yo? Kasi sometimes, nagbago yung taon, puro plano natin, gusto natin, pero nasan yung plano ni Lord para sa'yo? Alam niyo po, pina-impress sa akin habang binubulay-bulay ko to, na ang Diyos po ay sa lahat ng naging leader pero na natalo or bumagsak, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na sa'yo pa rin yun. Yun pa rin yung tingin sa'yo ni Lord. Isa ka pa rin leader. Isa ka pa rin minister ng Panginoon. Ang kailangan mo lang magtagumpay. Ang kailangan mo lang breakthrough sa buhay mo. Amen? And eto po, di ko nasama dyan, ano na lang po yung verse. Sa 2 Chronicles, sorry po, hindi ko nalagay dyan. At alam mo, isang bagay na nakita ko sa buhay ni Jehoshaphat. Sino po nakakilala kay Jehoshaphat? Siya po ay ika-apat na hari ng bayan ng Judah that time, ng Jerusalem. Ah, wait lang ah. 2 Chronicles 20 verse 1 to 6 muna. Babasahin ko lang po sa Tagalog ito. Sabi dito, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Ammonita ang ilang, at ilang Meunita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawat na sa Hazazon Tamar na tinatawag din na Ding Ed Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi sila ng patnubay kay Yahweh. Inutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Inuutos ni Pastora na mag-ayuno ang buong Rowa.
Alam niyo, ng time na to, tatlong bayan, bansa pala, alam ko bansa to eh, ang gustong sumakop sa kanila. Yung mga Moabites, Ammonites, and yung mga Meunites. Tatlo yon laban sa isa. Siyempre, kung ikaw yon, ano nang gagawin ko, Lord? Alam niyo yung sinabi, yung nakita ko dito, nag-pray and fasting sila. And hindi lang yan. Ang sabi pa dito, nasa na ako? Verse 4, nagtipon-tipon ng buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buwan sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harapan ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa iyo. Sa prayer and fasting, pinapakita sa iyo ni Lord, walang kayang lumaban sa akin. Ang taong dumidepende kay Lord, hindi madadaig. Kasi dependent siya sa pinakamalakas sa lahat. Amen. And sabi pa dito, verse 9 to 12, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, eto, sa buong taon na to, daming pwedeng mangyari, pero ito lang gusto kong sabihin sa inyo, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o taggutom, haharap kami sa templong ito. Kung ano man ang mangyari, humarap ka pa rin kay Lord, lumapit ka pa rin kay Lord, pray, seek God. And sabi dito, upang humingi ng tulong sa inyo, sapagkat dito kayo sinasamba, tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon, sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, sa Moab, at sa kaburulan ng Edom. Mga lugar na hindi ninyo pinapahintulot na pasukin ng mga Israelita na umalis sila sa Ehipto, kaya sila hindi nawasak. Ngayon, ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Ikaw po, O Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ng ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Hindi natin alam anong pwedeng mangyari sa 2021. Pero kay Lord lang tayo umasa. Amen. Pero ito pa, there's more. 2 Corinthians Chronicles 20 verse 15 to 18, sinabi niya, mahigit, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayo'y mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi ko sa inyo. Sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot. Kung natakot kayo ng 2020, sinasabi sa inyo ni Lord, huwag kang matakot. Ni masiraan ng loob, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon si Sis. Makakasagupan ninyo sila sa mga dulo ng libis sa silangan at nailang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan palumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Sinasabi din sa atin ng Panginoon, magstay ka kay Lord. Kung ngayon na kay Lord ka, tuloy-tuloy mo yan hanggang ending ng 2021, hanggang sa susunod na buhay mo. Amen? Ang sabi pa dito, makikita ninyo ang pagtatanggumpay ni Yahweh para sa inyo, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama mo. Ngayon pa lang, yung mga kaaway, harapin nyo na. Huwag na natin hintayin nyo bukas, ngayon pa lang, ipakita mo sa kaaway kay Satanas, hindi ka mananagumpay sa buhay ko. Eh sabi sa verse 18, si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatera pa at sumamba kay Yahweh. Verse 20 to 21, kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilan ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniniwala kayo sa kanya mga propeta at magtatagumpay kayo. Maniwala kayo sa mga leader nyo. This 2021, kung hindi ka naging submissive sa leader mo 2020, isang direction ng Panginoon sa bawat sa atin, submit to your leaders. Wala akong amen ah. Para ayaw nyo po. Kung gusto nyo maging magtagumpay na Kristiyano, gusto nyo maging magtagumpay sa buhay nyo, sumunod kayo sa mga leader nyo. Kaya sumunod ako kay Pastora na magturo ngayong umagang to. Sabi pa dito, verse 20, matapos ninyo palalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit. Ito na.
Pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahanga-hangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa kaunahan ng hukbo at habang dai umaawit, purihin si Yahweh at pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. And verse 22 to 24, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila-sila ang nagkagulo. Yung mga gustong sumakop dun sa bayan ng Israel, sila-sila yung nagtalo-talo, sila-sila yung naglaban-laban nung walang ginawa ang bayan ng Israel. Anong ginawa nila? They pray and fast and they worship God. Amen? And verse 23, ang sinalakay ng mga Moabita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edon at nilipol nila ang mga ito pagkatapos. Sige po, worship team, pwede po bang pumanik na. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Juda sa tori ng nasa desyerto na nagmanman ng mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas lahat at patay at nakahandusay sa lupa. Alam nyo, walang ginawa ang bayan ng Israel. Sila Haring Jehoshaphat. Alam mo yung ginawa nila? Alam mo ba yung ginawa nila? They pray and fast and they worship God. Kasi sometimes, more effort. Kailangan ko itong gawin. Gawin ko to. Pero ginawa mo na ba mag-pray and fasting? Ginawa mo bang magpuri kay Lord? Na-realize ko din dito, when you're into prayer and fasting and you worship God, si Lord yung gumagawa ng mga bagay sa buhay mo. Sino gusto yon? Si Lord ang gagawa ng mga bagay sa buhay mo. Ayoko na ng sariling effort ko, Lord. Natalo na ako eh. Nadaig na ako kasi puro ako. Yung mga gusto ko, itong desire ko. This time, Lord, gusto ko yung desire mo para sa akin. Ayoko nang matalo. Ayoko nang maging isang talunan. Gusto ko magkaroon ng breakthrough. Gusto ko magkaroon ng victory sa buhay ko. Kaya sabi ko sa worship din, gusto ko yung altar call siya victory. Gusto ko makakita ng victory. Amen? Gusto ko pwede po bang pa-flash ng lyrics? Gusto ko ng victory sa buhay ko, Lord. Sino gusto nun? Ayaw mo nang matalo this 2021. Ayaw mo nang madaig this 2021. Alam mo sino yung sagot? Ikaw mismo, tumipendi ka kay Lord. Ikaw mismo, lumapit ka kay Lord. Sabi dyan, the weapon may be formed but it won't prosper. Marami mang kalaban sa buhay mo, marami mang gawa ng kaaway sa buhay mo, marami mang nangyayari ngayon sa buhay mo but it won't prosper. Next, sabi pa dito, when the darkness falls, it won't prevail. Hindi hakayaan ni Lord na ang kadiliman sa buhay mo ay manatili, magtagumpay. Pero yung lightness na nanggagaling kay Lord, yung revelation na nanggagaling kay Lord. Next po. My God will never fail. And next, sabi pa dyan, I'm gonna see a victory! I'm gonna see a victory, Lord! And next, sabi pa dyan, for the battle belongs to you, Lord. Kasi yung laban ko, hindi ko laban. Laban mo, Lord. Laban natin to, Lord. Amen. And sabi pa dyan, there's power in the mighty name of Jesus. May isa pang power na binigay sa atin ng Panginoon, the name of Jesus. In the name of Jesus, there is deliverance. In the name of Jesus, there is breakthrough. Amen. Every war he wages, he will win. Sige pa, next pa po. Sabi pa dito, I'm not backing down from many giants. Kahit ano man yung dali na pagsubok ng buhay, hindi ako uurong, Lord. Susulong ako. Sasama ako papunta sa iyo, Lord God. Amen. And sabi pa dyan, because I know how the story ends. Alam ko kasi, Lord, tagumpay ako. Kahit mukha akong talunan ngayon, tagumpay ka bukas. Ngayon pala, claim mo na. Amen. And sabi pa dyan, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. He will turn it for good. Kung yung 2020, Lord, sobrang makasalanan ko. Well, sinasabi ko sa'yo, God will turn it for good. Amen. Amen. He will turn lahat ng mga pangit na nangyari ng 2020 na mas maging maganda this 2021. All of us is aiming and praying for it. Grabe yung tinuro sa atin ng 2020. Pero pinaka na-realize sa 2020, tinuturuan lang tayo ni Lord na dumepende sa Kanya. Because no one can know kung ano yung mangyayari sa bukas. Because there's no certain things in this world. But only certain things is God. Amen.
tatagalungin ko po, walang bagay na permanente sa mundong ito, ang permanente lang ay ang Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, ang pagpapala ng Diyos sa'yo, ang kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Amen. Yung story ni Jehoshaphat, ang tagal na nun, anong busy pa yun, hindi ko na alam. Pero yung gusto nang pakita sa'yo ngayon, sa time mo, mangyayari yan. Makikita mo yan, mararanasan mo yan. Amen. Sige po, tayo po ay mag-worship at declare the victory in your life at i-claim mo po yung breakthrough in your life sa araw na ito. Sige po, awitan natin, pakita natin sa kaaway. Tagumpay ako. Aim this song. The weapon may be full, but it won't prosper. Yes, Lord. When the darkness falls, it won't prevail. Ipataas natin ang ating mga kamay. Cause the God I serve knows only how yes, to triumph. Lord. And my God will never fail. My God will never fail. Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Every war he wages, he will win. And I'm not backing down from any giants. I know, cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. So I'm gonna see a victory. Victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory, and I'm gonna see your victory, for the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. Sige pa, patuloy tayong kumunek kay Lord sa oras na to.
enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. As you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. As you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. As you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Cause you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Cause you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. The battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. For the let's pray in the spirit. Lord, we ask for breakthrough, Lord God, sa bawat sa amin, Panginoon, in the name of Jesus, oh Lord God. Lord, alisin mo yung mga panlalamig sa amin, pagiging tamad namin, Panginoon, in the name of Jesus. Oh, rababababa, alisin mo lahat ng desire from the flesh, oh Lord. Lord, ilagay mo yung desire mo ngayon sa oras na to sa amin, Panginoon. Moro, 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 moro
gayahin mo yung taong ito, Panginoon. Sino man to, Lord God, na patuloy na nagde-desire na maging malaya na, Lord God, na hindi na malipin ng nakasalanan, na gawa ng kaaway, Lord, we pray sa taong ito, Lord God, si Kaya, Yaya, Yaya, Rarara. Lord, in the name of Jesus, Kaya, Yaya, Yara, Baba, sa Kaya, Yaya, Yaya. Lord, sa mga taong napapagod, Lord God, napapagod na sa takbo ng mundo, Lord God, I pray, give them the purpose, oh Lord God, Yara, Baba, si Kaya, Yaya, 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 Yaya. And I pray for the whole church, Lord, na patuloy na maging on fire, Lord. Araba, baba, 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 si kaya, ya, 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 raba, baba, baba. Sandara, la, 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 ya, raba, baba, baba, baba. In Jesus' name, oh Lord God. Ayaya, raba, si kaya, ya, 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 raba, baba, baba. Oroso, koya, raba, baba, 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 baba. Narasa, kaya, ya, 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 raba, baba, 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 sandara, le. Pwede po ba sa oras na to, pag-pray po natin ating pastora at ang mga leaders po ng iglesia ito. Sige po tayo po yung manalangin in the spirit. Ora ba si kaya ya ya ra ba 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 ba. Ara ba si kaya ya 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 ra ba 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 ba. Sandra la 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 ya ra ba ba ba. Ora ba ra ya 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 ra ba 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 ba. Sandra la la la. Oso koyo yo yo ro ba ra ba ra ba ra ba ra ba. Sandra la la la. Ara ba 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 si kaya ya ya ra ba 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 ba. Si kaya yaya la sandara kuduro boro ba si kaya yaya ra ba 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 ba. Lord, we pray for our pastora, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Oro ba 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 sa kaya yaya yaya ra ba ba ba. We ask for your covenant, Panginoon, yung covenant mo sa buhay niya, Lord God. Patunay na ganapin mo yon, Panginoon, yung panghako mo sa kanya, Lord God. All your promises to her life and to her family, Panginoon. I claim this 2020 na patuloy na dadalo yon sa kanyang buhay, Panginoon. In the name of Jesus, we claim all your promises, oh Lord God. Lahat ng sinabi mo sa kanya, Panginoon. Lahat ng pangako mo sa kanya, Lord God. In Jesus' name, Lord God. And we pray, Lord God, na patuloy po, Ama, na bigyan mo siya ng double portion of your anointing, yes, to lift our church, oh Lord God. And all the works of the enemy sa kanyang buhay, Lord, we destroy everything, Panginoon. Winawasak namin lahat ng ginagawa ng kaaway sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay, sa kanyang kalusugan, Panginoon, in the name of Jesus. Yarabasikaya, yarababababababababa. Lord, I pray peace, Lord. I pray peace sa kanya, sa kanya sa oras na ito, and strength from you, Lord God. I pray the strength from you, Lord God. Yara si kaya, Lord, I pray ang provision mo sa buhay niya. I pray ang blessing mo sa buhay niya, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God, sa kanilang business, oh Lord God. I pray multiplication of everything sa kanyang buhay, Panginoon, in the name of Jesus, oh Lord God. Yara si kaya, yara bababasan, Lord, i-cover mo po siya na yung banal na dugo, Panginoon, na hindi magagalaw ng kaaway lahat ng pangako mo sa buhay niya. At ito'y magaganap, Panginoon, in the name of Jesus, oh Lord God. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Si kaya ya 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 raba ba 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 sandara ya raba ba ba ba. Oro so kodo ro sanda ya 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 raba ba 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 sandara ya. Sige, papatuloy tayo mag-intercede. Let's pray for the leaders na ating iglesia. Si kaya ya ya raba ba 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 sandara ya ya raba ba ba. Raba ba ba ba. Yara ba 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 si kaya ya 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 yara ba 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 sandra le yara ba 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 oroso ko ya 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 yara ba 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 kaya na 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 ba kada na yan sandara na 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 ba. Lord, sa oras pong ito nilalapit namin lahat ng leaders sa iglesyang ito, Panginoon, mula sa primary, sa D group, Panginoon, sa mga nire-raise up, O God, ngayong year 2021, kilala nyo po silang lahat at ang kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon, nilalapit po namin sila sa inyo, O God. Takararara sabal shik alarare yon doro kuya lara sakaya ba sakaya ba ba sakaya anuman pong mga pagsubok na kanilang kinakaharap, Panginoon, kami po ay nanalangin ng kalakasan sa bawat isa. Amen. Na ang bawat isa Amen. Ay magtatagumpay, yes, Panginoon, na makarating sa katagumpayan mo, Panginoon, yes, sa buong fullness ng kanilang potential, Panginoon, yes, na pinagkaloob mo sa kanila ngayong taong ito, O God. Sa kararaba, sa kaya larasiya, yaya bababa, sa kaya ba patuloy naming pinapatay, pinapalayas lahat ng discouragements, lahat ng depression, in Jesus' name, Jesus lahat ng name. Rejection name, na naranasan nila Jesus last name. Year, Panginoon, sa kaya ba, sa kaya
Ayaba, pinapalitan namin ang kalakasan, ang passion, ng excitement, amen. O God. Yes, Lord, in Jesus' name. Haras ng kayaba, ng commitment, ng consistency, O God. Yes, Lord. Nagkayaba, sumuro-muro, shikayaba. We declare lahat ng goals ng bawat isa ngayong taong ito ay maranasan ng bawat isa, magkakaroon ng fulfillment, Panginoon, sa bawat goal na binigay mo sa pagdating ng December, Panginoon. May excite kami na tignan ang aming mga goals dahil ito ay napagtagumpayan namin, O God. Amen. Ito ay nangyari sa buhay namin, amen. O God. Yes, hallelujah, lahat ng miraculous things, Panginoon, ay gagawin mo nang higit pa, Panginoon, sa lahat ng mga sinulat namin, O God. Sakaya rasiya yayaras sakaya babashate. Patuloy din po namin pinapanalangin ang pamilya ng bawat isa, Panginoon, yung household salvation, O God. Hallelujah, wala ka pong ititira, Panginoon, pero lahat, O God, ay ililigtas mo, Panginoon. Lahat ay makakakilala sa iyo, kahit sa mga bata, Panginoon. Hallelujah, salamat, O God. Sakaya rasiya yayaya babababa sakaya babashate. Sige po, patuloy po tayong panalangin. Suya rabababababa. Sige po, sa oras na ito, mag-pray naman po natin yung bansang Pilipinas. Meron po bang naka-assign na mag-pray sa bansang Pilipinas ngayon? Sige po, tinatawagan ko po si Ate Rosel. Sige po, let's pray. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord. Lord, tinataas po namin sa iyo, Lord God, yung bansang Pilipinas, Lord God. Patuloy na ikaw yung humawak, Lord God. Ikaw yung mag-cover, Lord God, ng iyong banal na dugo, Lord God, sa bansa namin, Lord God. Anuman sakit, karamdaman, sakuna, Lord God. Anuman yung mga bagay na nadidistract or mga kasira sa bansa namin, ang tuwinawasak in the name of Jesus, in Jesus' name. And Lord, patuloy na ikaw yung magbigay ng guidance, Lord God, sa bawat member ng church namin, Lord God, especially sa pastora namin hanggang sa pinakamababa at pinakamataas, Lord God. And Lord, I pray, Lord God, sa mga churches ng bansang Pilipinas, Lord God, patuloy na ikaw yung manguna, patuloy na i-guide mo sila, bigyan niyo sila ng successful, Lord God, kung ano yung dapat nilang gawin sa bawat church nila, Lord God. Amen. And patuloy, Lord God, na ikaw yung manguna, Lord God, at makita, amen. Yes, Lord God, sa bawat churches mo, Lord God. And yes, Lord, I pray, Lord God, sa buong bansa, Lord God, sa buong mundo, na patuloy na ikaw yung mag-ingat, Lord God. Anuman yung sakit, Lord God, na nararanasan, anuman yung mga sakuna na dumarating, Lord God, patuloy na ikaw pa rin yung manguna, patuloy na ikaw pa din yung makita, Lord God, patuloy na magtiwala at mag-trust ang bawat isa, Lord God, sa iyo, Lord God, patuloy na makita ka, Lord God, patuloy na mag-stay kami, Lord God, at maging faithful yung bawat Pilipino, bawat mga tagipabansa, amen. Lord God, yes, lahat Lord, ay buong mundo, Lord God, ay magpatuloy, Lord God, sa paglilingkod at paglakad, Lord God, at hindi mawawala yung passion, Lord God, na ibinigay mo sa bawat isa, Lord God. Thank you for everything you've done. Thank you for the cross, Lord God. Thank you for the guidance. Thank you for the successful, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige pa, patuloy pa rin tayong mag-seek sa Lord. Hallelujah, sikaya ya 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 Habang nag-worship po ako, pinakita lang po sa akin ng Panginoon na itong darating na 2021, hindi although sinabi po niya na tayo po ay magtatagumpay talaga, pero in reality, huwag tayong mag-expect na magiging maganda yung sitwasyon ng buong bansa o ng mundo. Dahil po papalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Talagang darating ang mga tanda ng huling araw. Susubukan talaga ang lahat. Pero ang kagandahan po na gustong ipangako sa atin ng Panginoon ay yung magkakaroon tayo ng kalakasan at katagumpayan para yung mga bagay na yun ay hindi tayo matalo, pero mas mag-rise up yung ating mga pananampalataya, madala natin yung pamilya natin sa Panginoon, makapagdala tayo ng maraming tao, maturity, strength. Yun po yung nakikita ko na gustong ibigay ng Panginoon para sa atin. Amen? Kung nais po, no, sabi ko, Lord, paano po namin mararanasan yon? Gusto nyo po ba na magpa-altar call po tayo o mag-lay hands po tayo? Alam nyo po ang sabi sa akin ng Panginoon, ang nais po niya ay umawit tayo ng papuri sa Kanya. Amen. At ipakita natin, kasi kanina nung habang nag-share si Pastora, si Sister Michelle, sabi po niya, ang nag-impact sa puso ko, ang taong desidido na maranasan yung greater things, dumidepende talaga sa Diyos. At amen. Ang isang way para mapakita mo na dumidepende sa Kanya ay yung pagpuri mo sa Kanya, na alam mong sigurado ka na, amen, na tagumpay amen. Ka na.
sigurado ka na kaya nilalabas mo sa pagpuri sa Kanya. Amen. Kaya ngayon, sa ang ipinapakita sa akin ng Panginoon, kapag nakita ko itong mga taong to na talagang nakadepende sila sa akin, kagaya ni Haring Jehoshaphat at ng buong Israel na nagpupuri sila, nagtutrumpeta sila, nagsisimbal sila. Ngayon, wala man tayong simbals. Wala man tayong trumpeta, pero meron tayong kamay. Amen? Amen. Na pwede nating ipalakpak. Meron tayong tinig na pwede nating isigaw. Meron Amen. Tayong paa na pwede nating isayaw at Amen. Imadlak at italon. Amen? Amen. Hallelujah. So ngayon po, sabi ko sa worship team, awit tayo ng mga papuri ng praising songs at ipakita natin sa Diyos. At naniniwala ko, kapag binigay natin yung pinakamainam natin, ipapakita na ibabagsak ng Panginoon yung kalakasan na kailangan mo ngayong taon. Amen. Sino gusto nun? Magsabi ng Amen? Amen! Amen! Kalakasan, maturity, karunungan, peace, ano man mangyari ngayong buong taong ito ay kakayanin mo at magtatagumpay ka. Sino gusto nun? Amen. Magsabi ng Amen? Amen! Ay, amen! Simulan mo natin ngayon, ipakita natin sa Panginoon ang ating pagdepende sa Kanya, sa ating papurit pagsamba. Worship, breakthrough in my praise, breakthrough in my lift, and
bumali sa atin last year, tama. So ngayon, magiging specific tayo. Ano nga po yung lyrics? Breakthrough. Ito po yung una-una. Breakthrough in my heart. Ayan, okay. So last year, ano yung tumali sa puso mo? Ayan. Alam mo, Lord Holy Spirit, pakita nyo nga po sa amin. Right now, ano yung tumali sa puso mo last year? Kasi ngayon, makaka-breakthrough ka dyan. Amen? As you worship, as you praise the Lord, I declare, makaka-breakthrough ka dyan. So ano yung tumali sa isip mo? Sige, isipin mo ngayon, ano yung nagbigay sa'yo ng alala? Ano yung nagbigay sa'yo ng takot? Ano yung gumulo sa isip mo last year? Kasi this year, hindi na yan ang gugulo sa'yo. Palalayasin natin yan. Amen? Amen. Ano pa po? Breakthrough in my spirit. Ano yung dahilan? Bakit ka nalayo kay Lord? Sige, ngayon, isipin mo, ano yung dahilan na yan? Dine-declare natin. As habang iniisip mo, sige, pikit tayo. Habang iniisip mo, i-declare mo na hindi na ako matatali nito. Pinapalayas ko to, itong nanggulo sa akin last year sa spirit ko. Pinapalayas, hindi ko na to hinahayaang guluhin ako ngayong taong ito. Sa soul mo, ano yung nanggulo sa soul mo? Ano yung nagpahirap sa'yo? Ano yung nagbigay sa'yo ng sama ng loob, lahat ng bagay? Hindi na to mangyayari sa akin, sa pamilya ko, sa bansa namin, sa mga members ko ngayong taong ito. Next mo, breakthrough in my weakness. Ano yung naging kahinaan mo last year? Ano yung naging struggle mo last year? Sige, maging specific tayo. Be specific. Sige, be specific. Sabihin mo, ano yung mga nanggulo sa'yo? Ano yung mga struggles mo last year? Lord, I declare itong mga struggle ko na to, hindi ko na magiging struggle this year. Yung mga weakness na to, kasi I will worship you, I will praise you, I will receive my breakthrough. Hallelujah! Thank you, Lord. Sige po, awitin natin. Habang ini-imagine mo yung mga bagay na yan, palayasin natin yung mga bagay na yan. Hallelujah! Shout!
Run into wide open spaces. Run into wide open spaces. Grace is waiting for you. Waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Let the Spirit of the Lord is. There is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is. Church na meron pa rin nag-hold sa atin sa past natin, and that is yung hindi pa natin na-forgive yung sarili natin o feeling natin hindi pa tayo pinapatawad ng Panginoon dahil sa mga naging pagkakamali natin ng 2020. So ngayon, I believe na nais ng Panginoon na maranasan mo yung forgiveness niya, yung kapatawaran niya sa lahat ng mga naging pagkukulang mo, kasi yun, alam niyo po, ang ating Diyos is a God that is slow to anger. Siya ay full of compassion and mercy. So kung feeling natin, Lord, hindi ko deserve, gusto kong maging free, pero Lord, hindi ko alam kung mahal mo pa din ako kabila ng mga nagawa ko last year. So ngayon po, sige, let's pray. Hallelujah, Lord. I pray, kung feeling mo ikaw yon, pwede mong itaas yung kamay mo kahit nasan ka. I want to pray for you. Hallelujah, Lord. Dinadalangin ko po yung taong to, Panginoon. Hallelujah. I pray
na maranasan niya yung forgiveness mo, Panginoon. Makita niya ng maliwanag ngayon, yung open arms mo na tinatanggap siya, Panginoon, ano man yung mga naging pagkukulang niya nung nakaraang taon, Panginoon. Hallelujah. Na handa kang tanggalin, hubarin lahat ng karumihan na iniisip nilang suot nila, Panginoon. Lahat ng karumihan sa isip, sa puso, sa spirit and soul, Panginoon. Hallelujah, na tinatanggal mo to sa oras na to dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dahil sa ginawa mo, Panginoon, meron silang kakayanan na isuot ngayon yung puting damit at maranasan ang freedom sa iyo, Panginoon. Sa kaya rasiya rarasya kaya ba, I declare, I claim, Lord, na maranasan nila yung holiness, yung righteousness. Hallelujah, hallelujah, yung clean, yung pagiging clean, Panginoon. You are clean, you are holy, hindi dahil sa ginawa mo ngayon na pag-attend dito, pero dahil namatay si Jesus sa cross para sa iyo. Hallelujah, dahil mabuti siya, dahil mahal ka niya, at hindi yun nagbabago, ano man ang naging pagkakamali mo, ano man ang naging kasalanan mo, it is forgiven. Hallelujah, ito ay nilinis na ng Panginoon, at ngayon ikaw ay may kakayanan na maging malaya, na tanggapin ang pagpapala ng Panginoon, na tanggapin ang kalayaan na mamuhay para sa Kanya at malakaran ng kalooban niya. Hallelujah, ngayon, aawitin natin yung bridge, chains will fall, prison shake, at the sound of Jesus' name. Ngayon, we will glorify Jesus Christ because of freedom. Hallelujah! Sige po, let's continue to praise the name of the Lord Jesus. Sa Kanya, na isipin niyo po, sige, pikit tayong lahat, for 365 days, isipin niyo, worship mo si Jesus, na Lord Jesus, I want you to be the King sa buhay ko for 365 days, oh God. Hallelujah. Gusto ko po ikaw
ang maging hari ko. Nagpapasakop po ako sa kalooban mo dahil nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Alam kong alam mo kung ano'y makakabuti sa akin, sa pamilya ko, sa future ko, Panginoon. Dahil you are the Alpha and Omega, Panginoon. Ayun, hindi ko man nakikita ang future, pero nandun ka na, nauuna ka na sa akin, Panginoon. At ako, bigyan niyo po ako ng puso na handang sumunod sa iyo, Panginoon, na puso handang magtiwala, na ano man yung makita ko ngayong taong ito, Panginoon, ay patuloy pa rin akong magtitiwala sa iyo. Hallelujah. Ito po yung nais ko, Panginoon. Sige po, habang umaawit tayo, isipin po natin ang mga bagay na to. Hallelujah. Sige po, patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Ito po yung bagong kanta natin. Sabi dito, I give you glory, Lord, for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you wanna do. Sabi doon, I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Sabi po sa chorus, your presence is an open door. We want you, Lord, yes, Lord, like never before. Gusto po ba natin yon? Gusto po ba natin si Lord kagaya ng hindi kagaya ng dati? Amen. Pero mas higit pa. Sabi dito, Amen. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Sabi po sa bridge, I know breakthrough is coming. Sabi dito. Yes. By faith, I see a miracle. My God made me a promises and it won't stop now. Amen. Kaya po patuloy natin ideklara to, yung kanta na to, na mangyari sa buhay natin. Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon. Sabay-sabay po natin awitin. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow up to you. And now I'm ready for whatever you want to do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, so come now, Lord, like never before. Your grace has been in them, and I'm believing the best is yet to come. Amen. The cross before me, the cross before me, my hope on things above. And in you Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Gusto pa natin awitin. In every season, praise has been in the Lord. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Come on, let's declare. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Sabay-sabay natin kantahin.
kami by faith. I see a miracle, my God. Maybe your promise that it won't stop now. I know, I know, I know. Breakthrough is coming by faith. Come on, let's declare. Church, I see a miracle, my God. Made me your promise that it won't stop now. Won't stop now. I know breakthrough is coming. Breakthrough is coming. If you believe in breakthrough, my God, made me your promise that it won't stop now. Patuloy nating anyayahan ang presensya ng Diyos ngayon. Sige po, sa oras na to, hingin po natin yung kung ano yung guidance, instruction ng Panginoon para sa taong ito. Sige po, hallelujah. The Spirit of the Lord is here habang wino-worship natin siya. At naniniwala ako na if you will open your heart, magpapakita siya sa'yo ng word, ng verse, ng vision, kung ano yung nakikita niya na gusto niyang lakaran mo ngayong taong ito. Sige po, let's trust the Holy Spirit to reveal it to us. Thank you.
Panginoon, sa iyong mga salita. Pinangahawakan po namin ito, Panginoon. Hallelujah. I pray for faith sa bawat isa na hindi bibitawan tong promise mo na to, Panginoon, hanggang sa mangyari ito sa buhay nila, O God. Thank you, Lord. Ngayon naman po, ipanalangin po natin ang ating body of Christ sa buong taong ito. Inaanayahan ko po si Sister Judy para ipag-pray ito. Hallelujah. Sige po, let's pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, sa presence mo, Lord God. It's like an open door, Panginoon, na open sa buong body of Christ, Panginoon. Hallelujah. Right now, we pray sa lahat ng churches, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. We pray sa lahat ng pastors, sa lahat ng leaders, sa lahat, Panginoon, ng evangelists, sa lahat ng prophets, sa lahat ng teachers, Lord God, sa lahat ng apostles, Panginoon, kung nasaan man sila ngayon. We pray, Lord God, na i-pour out mo din sa kanila yung presence mo, Panginoon. We pray na everyday, Lord, iparanas mo sa kanila yung presence mo na magbibigay sa kanila ng lakas, Panginoon, upang patuloy na malakaran, Lord God, yung purpose na binigay mo sa kanila. In Jesus' name, Lord God, patuloy na kung nasaan man yung bawat ministers mo, Panginoon, patuloy mo kaming i-unite, Lord God. Patuloy mo kaming bigyan ng one vision, Panginoon, and that is to be your disciple and to make disciples, Lord God. Pagkaisahin mo yung puso namin, Panginoon, nalakaran, Panginoon, yung vision mo, Lord Jesus. Patuloy mo siyang i-reveal sa amin every day. Patuloy mo siyang buhayin sa puso ng buong body of Christ every day. In Jesus' name, hallelujah. And tulungan mo kami, Panginoon, to fix our eyes on things above, Lord. Ipakita mo sa buong body of Christ that we are citizens of heaven, Panginoon. Help us to fix our eyes on eternal things, Panginoon, yes, upang anuman yung pagdaanan ng buong body of Christ, anuman yung persecution na pinagdadaanan po ng bawat isa ngayon, maka-breakthrough kami, amen, maka-overcome kami, yes, Panginoon, Lord. Because we believe, Lord Jesus, that we are protected, Panginoon, nagagabayan mo kami, natutulungan mo kami, and yes, then, and yung home namin ay hindi dito, pero yes, kasama mo, Panginoon, at amen, we declare, Lord, na tulungan mo yung body of Christ, Lord God, na i-prepare namin yung sarili namin bilang mga bride mo, Panginoon, na handa sa muling pagbabalik mo. Salamat, Lord God, because we are champions, Panginoon, dahil kasama ka namin, Lord Jesus. Salamat, Lord God, patuloy na protektahan mo yung body of Christ. We pray na lagi kaming maging balot ng full armor in Jesus' yes, name, Lord, upang Jesus malabanan name namin lahat ng flaming arrows of the enemies, yes, ngayong 2021 in Jesus' name. Salamat, Panginoon, because we are all victorious, Panginoon, mula sa head, mula sa iyo, Lord Jesus, hanggang sa bawat servant mo, Panginoon, we are victorious. Hallelujah. Amen. Thank you, God. Thank you, Jesus. At ikaw, Lord God, yung laging makita sa buhay ng buong body of Christ, Panginoon, at yung katotohanan mo, yung laging mag-prevail in Jesus' name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, ipanalangin po natin ang lahat ng may sakit, yung health po ng ating bansa. Tinatawagan ko po si Kuya Levy para ipag-pray ito. Jesus, lumalapit kami sa iyo, Lord, dahil we need you, O God. Hallelujah. Hindi namin kayang pagalingin yung mga may sakit sa galang, yes, sa amin. Hindi kayang pagalingin ng mga doktor yung mga may sakit, pero ikaw ay kaya mo. Kaya, Lord, patuloy namin tinataas yung lahat ng may karamdaman sa buong bansa, yes, Panginoon. Lord. COVID man to, mga cancer, Lord. Hallelujah. Mga sakit na hindi na nagagamot, Lord, I pray na makita nila yung grace mo, Lord. Makita nila, yes, yung love mo, O God. Hallelujah. In Jesus' name, we declare healing, O God, sa kanila right now. In Jesus' name, Lord, I pray na makita nila na ikaw ay Diyos na, yes, na hindi, Lord, lang nagpaparusa, hindi lang matamang, pero ikaw yung Diyos na mapagmahal para, yes, sa kanila. Lord. Hallelujah. Lord, patuloy namin inaabot sila sa panalangin sa pangalan, yes, ni Jesus. In Jesus' name. Patuloy ko pong dinideclare yung miracle sa kanila. Amen. Kami pong isang church ay nagkakaisa para sa kanila. Yes, Hallelujah. In Jesus, Lord, dinideclare ko rin po
at dinadalangin yung health ng aming economy, O God, in Jesus' name. Patuloy, yes, dinideclare ko na patuloy na makaahon, Panginoon, yung bansang Pilipinas, yes, Panginoon, yung lahat ng bansa na naapektuhan ng pandemic, in, yes, Jesus' name. Lord, naniniwala kami na kami ay tao mo, kami ay mga tao na tinubos mo, kaya nag-expect kami ng abundance, O God, sa kabila ng mangyayari sa 2021, we declare abundance, O God, yes, sa lahat ng anak mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Lord, we claim na katulad ng mga Israelita, Lord, na lahat ay tinabla ng sakuna, pero ang bansang Israelita ay pinalibutan mo ng iyong banal na dugo. Lahat ng unos ay dumaan lamang sa kanila. We claim it, Panginoon, sa bawat, amen, pamilya, Panginoon, sa aming bansa. Dahil ikaw po ay namatay sa lahat. Sabi mo po sa John 3:16, for God so loved the world and you love us, O God, in, yes, Jesus' name. Kaya we claim healing, protection. We claim all the good things, Panginoon, na, yes, pre-provide mo na, Panginoon, according to your richness and glory, O God. Yes, hallelujah. Lord. Maraming salamat sa umagang ito. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po, ipag-pray po natin ang ating iglesia. Hallelujah, sa buong taon ng 2021. Hararak haya basiya rarasya kaya babasan delera. Si harararara sa kaya bababa sa kala nende deyon durururururu ba sa kaya baba sa kaya lalara sa kaya nende yon duru hararara si hararara sa kaya ba sa kaya nende deyon duru si harararara kaya baba sa kaya rara sa kaya ba si kaya rara sa kanda rayaba so kolololororu iya baba ba kande. Hallelujah, gamitin niyo nga po, Panginoon, ang bawat miyembro to be intercessors, O God, sa taong ito, Panginoon, sa kaya ba, palalimin niyo po ang aming mga prayer lives, Panginoon, hara sa kaya ba, sigarara, shandarara, kaya ba, sigayandara, yanda, haya baba, we pray for baptism of the Holy Spirit sa mga hindi pa nakakaranas nito, Panginoon, sa kaya ra, shiyayayaya, sa kaya baba, sa kandara, yanda, haya baba, we pray, Lord, na magkaroon kami ng self-denial na maglaan ng oras para sa pananalangin ngayong taong ito, Panginoon. Sakhaya rasiyararas, sakhaya bashiya baba. Haya baba, gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na kami ay maging reflection mo, Panginoon. Reflection ng pagmamahal mo, reflection ng miracles mo, Panginoon. Hallelujah, hayaan niyo po na maging vessel ang bawat isa ng kapangyarihan mo ng miracles, O God. Haras sa kaya ba, kahit lahat ng miyembro, mapa-leader, mapa-hindi, Panginoon, mapa-bago, mapa-bata, Panginoon, gamitin mo to manifest your signs and wonders, to manifest your love, Panginoon. Hallelujah, to manifest your salvation, Panginoon. Hallelujah, sakaya baba. Hallelujah, we declare wisdom sa bawat isa na mas lumalim pa sa pagkakakilala sa'yo, Panginoon, ngayong taong ito, O God. Sakaya rasiya nararakaya baba. Hallelujah, we declare yung kalakasan na nagmumula sa'yo, Lord God, na lahat kami magkakaroon ng balanced life, Panginoon, na lahat, Panginoon, na sa aming personal na buhay ay magtatagumpay, Panginoon. Hallelujah, we pray yung kalakasan mo ay sumaamin, Panginoon, araw-araw para magawa namin ito, O God. Sakaya barasi kaya yababasandere, haya babat, nilalapit din po namin sa inyo ang aming mga kapamilya. Sige po, ilapit natin yung mga kapamilya natin. Hallelujah, hallelujah, lalo na yung mga atingin natin na gusto nating makakilala talaga sila sa Panginoon para makapagbago sila. Sakaya basukuro boroshiya baba. Lord, we believe in your power, in your transforming power. Kung kaya mong bumuhay ng patay, Panginoon, kaya mong buhayin ang kanilang mga spirito, kaya mo silang ipanganak ulit, kaya mo silang baguhin, Panginoon. Hallelujah, kung ano man yung mga mindset na nakatanim na sa kanila, anumang sumpa, generational curse ay pinuputol namin sa oras na to sa aming pamilya. In Jesus' name, hallelujah. Sakaya ba, we declare freedom sa lahat ng miyembro ng aming pamilya. Sakaya na matanggap ka, Panginoon, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sakaya ba, sukuro, shiyayayaya ba, sikayayayaya, sakaya ba, basandaraya ba, babakiya ba, haya ba, bakandarayandara, sikaya ba, basakaya ba, basakaya ba. Hallelujah, I pray for supernatural faith, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah, yung faith that can move mountains, Panginoon, sa bawat miyembro ng ROA, Panginoon. Hara sakaya ba shukuro rosia lalara sakaya babasante halalara bababa shukuro boro sukuya. I pray for your overflow of blessings, financial breakthrough, Panginoon. Hallelujah, sakaya ba sakaya masikara rababa. I pray for multiplication sa bawat cell group, Panginoon. Hara sakaya ba multiplication ng leaders, O God. Hara
sakaya ba, siya yaya sakaya ba, multiplication ng lahat ng needs ng church na to, materially, O God, hara sakaya ba, siya kalalara, baba, kolorosiya baba, sakaya baba, at ikaw ay mag-glorify, Panginoon, sa lahat ng aspect ng church nito, sa tao, sa building, Panginoon, sa cell grouping, sa ministry, O God, hallelujah, at makikita ng bawat isa, Panginoon, na ikaw ay buhay na Diyos, personally sa amin, mawi-witness namin yon at mawi-witness ng mga kapamilya namin at lahat ng tao sa paligid namin, O God. Hallelujah! Hallelujah! Sakaya, sakaya ba? We declare na ang bawat isa ay magiging handa sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Hallelujah! Dadatnan mo kami na tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa dahil sa kalakasan mo, dahil sa biyaya mo, dahil sa kapatawaran at katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, Lord! Ngayon pa lang, lahat ng dinalangin namin sa iyo, Panginoon, ay pinagpapasalamat na namin sa iyo dahil alam namin na ngayon pa lang ay kumikilos ka na at ginaganap ito, Panginoon, sa kapangyarihan mo, sa mga anghel, Panginoon, ay kumikilos na ngayon. The heaven is active, O God, right now. The heaven is open right now. Sakaya ba na lahat, Panginoon, ay kumikilos na in favor of us because you love us, O God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We give you all the glory and honor and praises. Hallelujah. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. 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 Thank you for 2021 na victorious, O God. Sige po, tayo po yung mga kaupo na. Tayo po yung mga kapagbigay na ating mga patotoo. Kung meron po kayong mga testimonies at sa ating mga bahay, pwede pong pakuha ng cellphone ko sa aking bag. Ayan, para makita natin yung mga testimonies. Ayan, pwede na po kayong mag-testimony sa mga nandito sa church. Ayan tayo. Ano muna, testimony. Ayan, testimony po. Ayan, mga ngiting-ngiti yung nandito eh, mga gusto mag-testimony. Okay, sige, tayo na tayo. Ayan, si si baby, ayan, si, okay, tara. Ayan. Habang inaantay po natin yung ano, nandito siya. Parang walang electric fan, ano. Go, baby. Ayun. Masasabi ko lang po na nagpapasalamat po ako sa church na to kasi kahit na matagal po kaming nawala, tinanggap niyo po ulit kami. Ano lang po, para lang po kaming nabuhayan ulit ng... Masaya po kami bumalik ulit. Ayan. Tatago si Armaine eh. Go, Armaine! Yung mga hindi nakatingin yun yung tatawagan. Yung mga nakagiging. Mamaya ka na floor ako muna. Yun, ako po ba? Testimony po. Yung sa ano po, sa breakthrough po, syempre po, gamit po yung salitang breakthrough. Na lahat po nang nagpapigil po sa atin last year ng 2020, dapat talikuran na natin ngayon 2021 at maging stronger. At mas maganda po ngayon tayo ngayon 2021, yun po. Amen. Yun, nice. And okay, sino pa? Ayan, nakatingin tuloy sila lahat sa akin. Si, ano, Christine Joy. Ayan, Christine Joy. Di naman siya maggaganyang magandang damit kung di magte-testimony eh.
Yan. Sa mga nasa bahay, ni-encourage ko rin po kayo na mag-testimony para po mas maging buhay sa atin, lalo na ngayong taong ito, yung mga promises ng Lord. Hindi, sa akin, ano lang, habang nag-worship tayo kanina, nakakita ako ng trophy. Ayun na, tas ano, breakthrough talaga. Kasi last 2020 talaga, parang wala lang. Pero this 2020, I claim na yung goals natin yung matupad. Amen! Ayan, ang ganda nung vision niya, no? Meron po gustong mag-volunteer. Ayan, volunteer naman tayo. Yung talagang gusto mong panghawakan yung pinakita sa iyo ng Panginoon ngayong, nung kanina nag-worship tayo. Meron po. Si Aris daw. Ayan. Ikaw, Aris. Hindi, nakikita ko talaga yung gustong mag-share. Nahihiya lang eh. Kaya tinatawag natin. Ayan. Volunteer daw. Sige. Ayan. Sa akin po siguro yung na-reveal sa akin ni Lord ngayon is yung kapag mayroon kang prayer and fasting sa buhay is yung hindi mawawala yung breakthrough sa buhay mo. And syempre kapag meron tayong prayer and fasting, and impossible, and malalagpas sa lahat yung mga dadating sa buhay mo, and dadating sa buhay mo ng mga pagsubok, and mapapagpagumpayan mo yung mga, yung sarili mong lamang kumbaga. Dahil sa prayer and fasting, magiging strong ka sa mga darating na problema sa buhay. And thankful ako sa Lord kasi ngayon this 2021 is ano, patuloy niya akong ginagamit dito sa church natin, and patuloy na hindi nawawala yung goodness niya sa kabila ng mga pagkukulang ko sa kanya, and yung mga pagkukulang ko na dapat ginagawa ko to sa kanya nung 2020 is ngayon gusto ng Lord na patuloy niya akong gamitin this 2021, and thank you Lord. Amen. Ayan. Okay, thank you po. Thank you po. Meron pa? Si Eman daw po. Ayan o. Si Eman daw po. Alika, Eman. Ayun nga po, natutunan ko po na ano, yung sa topic po na Ate Michelle, sa akin po umimpak yung ganun. Kasi po eh, ano, kapag po may dumadating po na problema, parang rant lang po ako ng rant sa mga kaibigan ko. Pero pag yung parang dumadating na po sa point na huli na po talaga si Lord, pero natutunan ko po na dapat eh, pag may pinagdadaanan ka mo pong problema, unahin mo si Lord bagay ibang tao. Kasi alam na ni Lord eh, alam na lahat. Alam niya na yung nangyari sa'yo, parang i-comfort ka na lang niya. Tapos natutunan ko rin na dapat. Ayun nga, natutunan ko na mas unahin talaga si Lord bago yung ibang bagay. Yeah. Amen, that's right. Ayun. And meron pa ba? Sige, si Kuya Levi. Alam nyo, mas maganda yung nag-volunteer eh, kasi talagang... Praise. Wala, okay. No? Meron ba? Dito meron ka ba? Sa camera, best. Dito. Meron? Wala. Meron? Ay. Wala. Sorry, Julie. Nauna na ako kay Julie eh, kasi mag-volunteer naman yun. Hindi, thank you lang ako kay Lord sa word ni Lord sa akin for the whole year, yung fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Kasi... pinakita kasi sa akin ni Lord yung spy. Naalala niyo yung mga spy, yung pinapunta nila sa Canaan para mag-spy doon sa lupa. May dalawa doon na ang tingin ay kayang-kaya nila doon, pero yung the rest na kasama nila, ang tingin hindi nila kaya. Tama ba? Kasi ako nung nandun ako, Lord, naku, may mga giant, hindi ko kaya 2021 kasi ang lalaki. Pero may dalawa doon, si Joshua tsaka si Caleb ba yun? Sabi niya, hindi maning-maninga sa atin yun eh. Magkaiba sila ng pananaw, kaya yung sinabi sa akin ni Lord sa 2021, kasi ang dami kong fear sa 2021, kailangan ko mag-start ulit ng panibago, kailangan ko maghanap ng trabaho, mabuhay sa sarili ko, ang dami kong fear, pero nakakatuwa kasi sabi ni Lord,
at tingnan mo ako, katulad nung ginawa nung dalawang spy na yun na tiningnan nila na palaka nga lang daw sabi. Ano yung sabi nila? Tinapay lang daw yung napakalalaking higante na yun para sa kanila. Kaya I pray na this 2021, mafix ko yung mata ko sa kay Lord, the author and the perfecter of my faith. And nakakatawa kasi, yung dalawa na yun, sila yung nakapasok sa promised land. Tama ba? Nung nakapasok sila sa promised land, sa, ha? May ari-arian pa sila. Tapos sabi, di ba, kadugso nun sa Joshua, do not be afraid nor be discouraged for I am the Lord your God is with you. Amen. So ayun po, nag-claim ko pa yun sa 2021. Sige na, Julie, tumayo ka na. Ayan daw. Okay, Julie? Masaya yan. Alam niyo, samantalahin niya yung pagkakataon. Unang Sunday ngayon. Oo, unang Sunday. Pag dineclare mo yan, buong year na yan mangyayari sa'yo. Ayun po. Yung na-reveal sa akin yung ano, breakthrough talaga sa family ko. Ayun. Tapos, ano, nakakita din ako nung ano, nung trophy na makikita ko talaga na this year, magtatagumpay ako. Yun lang po. Amen. Ayan. Okay, meron pa? Meron pa? Ano? Meron pa ba? O, yung una na lang kumuha ng camera, o. Oh. Taas mo nga pas yung, ay, camera, sorry, yung mic. Unang kumuha ng mic. Tayo na, go! Ayun, o, oh, diba? Go, kuya. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Tunay pong napakasarap magpuri sa Panginoon. Kahit ano saan po man bagay. At kami pinagpapasalamat na uwi kami dito. Galing kami Bicol. Sobrang hirap po pinagdaanan namin. Talagang nagpapasalamat po kami sa Panginoon. At number one po sa lahat yung pagmamahalan talaga. Sa mga kabataan, walang tapuhan, walang samaan ng loob. Yan po ang nararapat para sa atin, mga Kristiyano. Sana po, pagpatuloy natin yung pagiging maka-Diyos. Yan po. At kung ano man po yung meron tayo, i-share po natin sa Panginoon na nanggagaling din po sa Kanya yung lahat ng bagay na kung ano man yung natatamasa natin, maganda man po ito o hindi, basta puro sa Kanya po tayo lalapit, sa Kanya po tayo magbibigay, mananalangin, ganun po. Pastora, speechless. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Nakabalik kami dito. Opo. Thank you po. Welcome back po, kuya. Maraming salamat po. Ayan, meron pa? Meron pa ba? Ayun! Mas masaya pa ganyan. Go, Chanel! Ayan, amen. Ako po sa akin, gusto ko lang i-share yung pinakita sa akin ni Lord. Katulad na din ng Kuya Levi, fix your eyes on Jesus. Ano, parang pinakita sa akin ni Lord, i-fix mo yung mata mo sa promises ni Lord kasi sa 2021 gaya sabi ni Paz ano, wag mong i-expect na magiging maganda yung this year yung 2021 mo, pero though hindi magiging maganda yung 2021 mo, i-fix mo yung eyes mo sa promises ni Lord, i-fix mo yung eyes mo sa blessings na matatanggap mo, i-claim mo na agad na yung mga greater things na gagawin ni Lord is ano, sa'yo talaga, para sa'yo. Sabi ni Ate Michelle, breakthrough is for you and greater things is for you. Yun yung sabi sa akin ni Lord, greater things is for you. Kumikilos siya ngayon sa buhay mo and ano, sa magpatuloy ka sa 2021 mo hanggang December 31 ng 2021, makikita mo yung ginagawa ni Lord sa buhay mo kasi kumikilos na siya ngayon. And ano ayun lang, yung fix yours, ano, may pinakita sa akin ni Lord yung kung nung 2020 ko, naisara. Parang nahinto kasi yung 2020 natin, pero this 2021, yung chains, yung nasara na yon, nabuksan na ni Lord ngayong araw. Kaya malaya ka nang makakaraan dun sa plano ni Lord sa'yo, malaya ka nang makakapagpatuloy sa lakad mo sa kay Lord, kasama mo siya, kaya hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat panghinaan ng loob na maglakad ulit sa way na yun kasi kasama mo siya. Sabi ni Lord, kasama mo siya ngayong araw, ngayong oras na to, kasama mo na siya, yun lang. Amen! Yun lang, madami yung sinabi, pero nakakatuwa.
Ayan, meron pa, po. Basahin ko lang yung nasa bahay. Ayan, hello Ate J. Sabi po ni Ate J, para maka-breakthrough, kailangan magkaroon ng pagbabago ngayong 2021. Change for the better, hehe. Ano man dumating na pagsubok, lalagpasan lang natin yan. Ayan, tama. Ayan, at si Joy, ayan, from Qatar. Ayan, hello po. Sa akin po, yung Psalms 23 verse 4, yung sinabi ng Lord, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. I have nothing to fear this 2021 kasi hawak na ni Lord yun. Di lang yun, sasamahan pa niya tayo, kaya chillax lang ako. Sabi nga din ni Ate J, malalagpasan natin yan. Ayun, kung ano talaga yung nakasulat. Ay, kay Marisha, di ko nakita. Pwedeng pa send, wala sa phone ko. Teka, basahin ko. Ayun. Ay, ito na. Nakita ko na. Thank you. Ayan, kay Marichelle. Hi, Marichelle from Taguig. Ayan, ano tayo? Ano, worldwide ang ating... Bulacan. Nasa Bulacan siya ngayon. Ayan. Hi, Marichelle. Ayan, this year po, I'm happy and I claim na anumang pagsubok ang dumating, God is above all. Pinakita at pinaalala sa akin ni Lord na I am more than a conqueror. Amen. Kaya, yakang-yaka lahat. Dahil may Lord tayo na laging naka-back up no matter what. All I need is to focus my everything to Jesus no matter what. At makinig talaga sa leader kasi walang masama. Oh, walang masamang nais ang leader natin para sa atin. Yun lang po. Kaya this 2021, I claim in Jesus' name na mahirap man, pero lahat tayo ay magtatagumpay. Amen. Ayan, ako rin po gusto ko lang din i-share yung for the whole church. Ang na-vision ko, ano po tayo, yung parang tumatawid tayo sa dagat na pula. Diba? Alam nyo yun, nahawi yung dagat. At naniniwala ako na ganun din yung mangyayari sa atin sa ngayon year. Marami mang Egyptians nakahabol sa atin, pero matatawid natin to dahil gagawa si Lord ng supernatural miracle na magtatagumpay yung Rock of Ages sa pagtawid patungo sa promised land natin. Amen? Ayan. At dahil po dyan, tayo po, sorry, medyo mahaba tayo ngayon. Okay lang yan kasi... prayer and fasting naman. So, magkakaroon po tayo ng tithes and offering. Siyempre, sige, ayan. At in-encourage ko pa ang bawat isa na mag-first fruit. Ayan, alam niyo naman po yung kagandahan, yung blessing ng first fruit. Naalala ko, gusto ko lang din mag-testimony. Kasi this year, sobrang blessed po kami kahit na kakasimula pa lang namin ng business. Ako din, first time ko pa lang magsulat. Pero nagugulat ako, talagang sustained and more yung family namin. Tapos naalala ko, nag-first fruit nga pala ako nung January. Kaya... 'di ba? Sobra mahirap sa pamilya, 'di ba? Mga nanay, mga parents, alam niyo 'yan, mahirap magtaguyod ng family. Pero praise God na may first fruit opportunity. So ngayon, in-encourage ko po kayo na mag-first fruit. At don't worry, natuklasan ko po sa aking pagre-research na ang first fruit pala ay pwedeng i-divide. Ayan, pwede pala siyang i-divide into 8 weeks kung hindi niyo po kaya ng isang bigay. Ayan, so pwede siyang i-divide, pero syempre, i-ano nyo po, i-sulat, itala, kasi alam naman ng Lord kung talagang mabubuo natin yung first fruit natin. So, it's a sacrifice, pero it's a blessing. Ayan, it's a way of depending on God. So, yun po, pag-pray po, nataas po natin ang ating mga kaloob, at inaayahan ko po si Sister Julie na ipanalangin ito. Yan po, let's pray. Taas po natin ang mga ating kaloob. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, yung mga tapat, Panginoon, na nagtatide sa inyo, Panginoon. At patuloy niyo silang pag-ingatan, Panginoon, financially, Panginoon. At breakthrough din po, Panginoon. I pray for breakthrough, Panginoon, sa financial nila, Panginoon, ng mga tapat, Panginoon, na nagtatide sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, I pray na i-bless niyo po yung kung may business man po sila, Panginoon, bless niyo po sila sa trabaho nila, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. I pray na ano, puspos, liglig, at na nag-uumapaw, Panginoon, na blessing, Panginoon, in Jesus' name, amen. Sige po, tayo po ay makakalapit na para ibigay ang ating tithes and offering. At
Habang tayo po ay nagbibigay, makakarinig po tayo ng isang special number na napakaganda ng awit at napakagaling husay din ng aawit. For God's glory. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Levi Gimbao Libot. Hello, hello Leader Ezra. Hindi kami pong tribe naka-assign ngayon para sa special number. So yung kanta po namin ay, ayoko sa camera. Ang payat ko na, di ba? Joke. Hindi, ang kanta po namin ay pinamagatang champion. Ayan, tamang-tama sa prayer and fasting. Tama nga po yung sinabi ni Ate Judy na tayo po ay mga victorious kasi si Lord ay champion. Ang lumalaban sa iyo ay tagumpay. Amen po. Si Lord ang kasama mo at si Lord ay champion. Kaya sige po, medyo tumodo ako sa praise and worship kanina kaya sad-sad na yung boses ko. Pero, ayan. Sa lahat po nang nakakaalam ng kanta, paki-flash nga po yung lyrics, hindi ko po masyadong abisado. Tried so hard to see it. Took me so long to believe it. That you choose someone like me to carry a victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. And you take the broken faith and raise them to glory. And you are my champion, giant for when you stand undefeated. Every battle teaching me how to receive it. So let all the striving see, this is my victory. You are my champion, giant for when you stand undefeated. Every battle in the heavenly
Song. Ayan. So, bago lang po tayo mag-closing prayer, last word po na shinare po sa akin ng Panginoon kanina. Natutuwa ako, no? Kasi, magkakalayo tayo ng place, di man tayo nag-usap-usap, pero merong same revelation ang Lord sa bawat isa. Isang patunay lang po talaga na kinakausap tayo ng Panginoon. And ang last word, and ipina-impress sa akin ni Lord, alam niyo kung bakit na gusto kayong magkaroon ng breakthrough? Kasi kailangan kayo ng mundo. Kailangan kayo ng mundo, the world need you. Diba? Kailangan ka din ni Lord, kailangan ka ng Panginoon, kaya gusto ni Lord maka-breakthrough ka. At binigyan sa akin ni Lord na, pinakita sa akin ni Lord, fire. Kaya binibigyan tayo ng fire ngayon ni Lord. At yung fire na yan, may dalawang bagay na gustong mangyari sa buhay mo si Lord. Yung fire, nakakalusaw. Gusto ng Panginoon maging on fire ka, manatili yung fire na yan para malusaw lahat ng gawa ng kaaway. Lahat ng kasalanan, lahat ng kabiguan na ginawa ng kaaway sa buhay mo, yun yung nilalagay ngayon ng Panginoon. And pangalawa, fire is like a light. You are the light and the salt of this world. Amen. So manatili po tayo na on fire sa Panginoon. Hindi lang ngayong araw na to, hindi lang dahil nasa church ka, pero kahit nasa bahay ka, kahit nasaan ka naroon, gusto ng Panginoon yung fire na yun ay maranasan mo. Amen. Sige po tayo mag-closing prayer. Tinatawag ako po ang ating pastora. Ay, mayroon pa palang last testimony. Si Tita Linda, na nanay po ni Ate Joy Sorima, sabi dito, thank you Lord sa kalakasan, sa lahat ng pagsubok. Noong Pasko 25 na matay ate ko, binigyan mo ako ng kalakasan malampasan lahat ng pagsubok. Ayan, hello po Tita and condolence, and kasama po ninyong church din sa oras na ito. At tuloy lang ang awit. Amen. Sige po. Amen. Ayan, konting announcements po. Mamaya po ang ating leadership training program. Ito po ang instruction for the whole year. Kaya in-encourage ko po lahat, lalo na po yung leaders. Lahat po ay welcome. Mamaya po itong alas 4. Lahat po ay welcome, pero ang leaders po ay required. Kasi ito rin po ay evaluation po natin ng last year. So, yun po. Ano oras po ulit? Four. Ayan, sa ministry heads naman po, may meeting po tayo ng 3 p.m. Ayan, okay, dito rin po sa church. Pero again, naka-live tayo, thank God, sa ating, internet connection. Oo, sabi ko nga, nagpasabi na ako eh, maghapon ako sa church ha. Okay, sige po, sino po pinagpala na talaga, alam mo, this year talagang walang fear na sa'yo, you are free to experience yung plano ni Lord. Magsabi ng amen. Amen! Ayan, so lahat po, sige, taas natin ating mga kamay, tayo po tayong lahat at tanggapin natin ang benediksyon ng Panginoon sa buong taon. May the Lord God Yahweh bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you, live His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Jesucristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat, at ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Sige po. God bless po.